Napag-usapan natin ang patungkol sa paglabas nitong si Zelenius. Napaka-cautious nitong Insector King na ito. Inintay niya muna na magamit nitong si Carrera ang Judgment Bullet. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa May Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, pwede nyong i-check yung link sa may description. So sabi nga nitong si Carrera, hindi niya daw masukat kung gaano kalakas itong Insector King. Mas malala pa daw ito compared kay si Sean Dono. Itong si Zelenius daw hindi nagpapakita ng kahit na anong openings. Wala daw makita itong si Carrera na way para umatake. Hindi ginusto nitong si Carrera na i-admit ito. Pero sobrang layo daw ng gap in strength nilang dalawa. Pero kahit na ganun, hindi basta na sumuko itong si Carrera. Sinubukan itong si Carrera na asarin itong si Zelenius para magpakita ito ng weakness. Sabi ni Carrera, medyo petty daw ito para sa isang hari. Pero mas magaling rin pala pagdating sa salitaan itong si Zelenius sa kanya. Sabi nitong si Zelenius, ganun daw talaga. Tsaka lang daw magpapakita ang hari kapag tapos na daw ang gera. Kaya bakit daw nagko-complain ngayon itong si Carrera? Sa bagay, ay losers naman daw ang lahat ng mga demons. Ngayon, naka-lockdown kay Carrera itong si Zelenius dahil alam ni Zelenius na wala na itong way para manalo sa kanya. Pero nag-reply dito itong si Carrera na sa tingin daw ba nito, sila na ang panalo. Mukhang masyado naman daw itong mayabang kung ganun ang tingin nito. Again, psychological warfare na lang ang gagamitin nitong si Carrera dito dahil alam niya na hindi niya na talaga dito kayang manalo. Kasi dun sa may isang sipa pa nga lang nitong si Zelenius sa kanya, wasak na ang kanyang mga braso. Ni hindi niya na nga makapitan ang kanyang golden gun nang dahil dito. Ang skeleton nitong si Carrera gawa sa may special oricalcum na ginawa nitong si Rimuru na ngayon nag-evolve na into Hirokane. Nagpo-possess daw ito ng strength, hardness at viscosity na equivalent to a mythical grade level na armor. Ito daw merong indestructible na property and yet nawasak ito nitong si Zelenius gamit ang isang sipa lamang. Kung gumamit daw itong si Zelenius ng isang mythical grade level na weapon din para wasakin nga itong skeleton na ito, maintindihan niya pa daw. Pero wala daw kasing ginamit na weapon itong si Zelenius kanina. Talagang sipa lang ang ginawa niya. Kaya isa na itong patunay kung gaano kalakas itong Insector King na ito. Kaya napaisip itong si Carrera kung bakit daw kaya ganon. Bakit daw ganon kalakas ang ibinato nito na sipa? So tiningnan ni Carrera ang katawan nitong si Zelenius at dito siya naliwanagan kung bakit ganon ang nangyari. Nakita kasi nitong si Carrera na ang buong katawan nitong Insector King na ito lumiliwanag dahil ang exoskeleton nito merong rainbow coloration. Katulad daw ito ng brilliance ng Hirokane. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit nagawa nitong wasaking ang skeleton nitong si Carrera gamit nga ang isang sipa lang sa kanya. Napaisip na lang itong si Carrera dito na hindi niya daw in-expect na ang buong katawan daw pala nitong Insector King gawa sa may Hirokane. Itong form daw nitong Insector King na ito ang ultimate form of life na capable of both offense and defense. Ang katawan daw nito parang deadly na weapon na at strongest of the shields at the same time. Dahan-dahan na ini-observe nitong si Carrera ito. Meron itong si Zelenius na silver na buhok at ang buhok na ito parang blade. Gawa rin ito sa may Hirokane. Napatanong na lang itong si Carrera na ibig sabihin daw ba nun, bawat isa sa mga hibla ng buhok nitong si Zelenius gawa sa mythical grade level na blade. Tsaka paano daw ito gagamitin nitong si Zelenius? Paano niya i-manipulate ang ganito katigas na item? Pero kahit daw sa tingin niya mahirap na ma-manipulate ito kailangan daw siya maging cautious patungkol nga dito. Kasi kapag naging careless daw siya, siguradong hiwain daw siya nitong mga hibla nito into smaller pieces. Tapos napansin nitong si Carrera ng pair of antenna sa ulo nitong Insector King na ito. Napansin ni Carrera na napaka-dense daw nito pagdating sa magic yules. Kapag pinakawalan daw nitong si Zelenius itong energy na ito, para daw silang nagpasabog ng isang araw. Sigurado daw siya na mas destructive pa ito compared sa kanyang mga extreme magics. Tapos hindi lang yon, napansin nitong si Carrera na tatlo ang kamay nitong si Zelenius. Meron siya nakatago na isang kamay sa kanyang likod. Napakatalas daw
nitong kamay na ito, pero hindi ito usually ginagamit kasi kahit dalawang kamay lang daw eh sapat na lagi sa may battle. Mabuti na lang daw at sipa ang ginawa nitong si Zelenius nung una, dahil kung ginamit daw nitong si Zelenius ang kanyang third arm kanina eh putol daw dapat ang mga braso nitong si Carrera. Tapos sa continued observation nitong si Carrera dito eh napansin niya na ang isang paa pala nitong si Zelenius eh nakaapak kay Zez. Pero hindi lang pala pag-apak ang ginagawa nito dito. It is much worse than that kasi nakarinig itong si Carrera na parang ngumunguya sa may paa nitong si Zelenius. Yun pala ay kinakain itong si Zelenius ang kanyang anak na si Zez. Kaya napatanong itong si Carrera dito. Sabi daw kasi ni Zez kanina, eh siya daw magiging kasunod na God of Creation. Proud na proud pa daw ito kanina patungkol nga doon. Pero mukhang nagkamali daw ito. Balak lang daw ba talaga na gamitin itong si Zelenius itong si Zez bilang isa sa mga pawns niya. Tumawa naman itong si Zelenius dito. Sabi niya, eh ridiculous daw. Hindi daw itong kanyang magiging successor. Kasi ang magiging successor niya daw, eh dapat ay ang the strongest. Mas malakas pa daw dapat sa kanya ang successor na ito. Wala daw pag-asa ang kahit na sino na mas mahina pa sa kanya. Wala itong pag-asa na maging God of Creation. Then gumalaw na itong si Zelenius. Tapos na niyang kainin itong kanyang anak. Ine-absorb pala nitong si Zelenius ang lahat ng knowledge at experiences nitong si Zez kanina nung kinakain niya ito. Kasama na rin ng power na kapit ni Zez. Sa katunayan, fluent na rin magsalita ngayon itong si Zelenius dahil nakuha niya kay Zez itong ability na ito. Ngayon, lalong mas naging terrifying itong Insector King kasi naka-absorb na naman siya ng panibagong power. Kaya lalong kinabahan ngayon itong si Carrera. Balak ni Carrera na pumosisyon sa may fighting stance niya. Pero kahit na anong gawin niya, eh hindi niya maitaas ang kanyang mga braso dahil sa lakas ng atake nitong si Zelenius kanina dito. Naisip na lang dito nitong si Carrera na hindi daw ito maganda. Kasi pag tinamaan na naman daw siya ng isang beses pa, eh magtatamo siya ng irreparable na damage. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.